Hindi ko sila kilala. Wala akong... Hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Noong una naman, nagsasabi kami ng maayos. Nagnonotice kami ng maayos. Pinapatawag namin kayo ng maayos. Ba't ayaw niyo tumigil? Kitang-kita lang ang sarili kong mata. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw. Una, ang permit sa construction. Failure to comply, failure to get a permit bago mag-construction, hindi lang po yan basta bawal. Criminal offense po yan. Krimen po yan, sir. Sino lang pwedeng kausapin na nakakaalam po? Andun po sa taas na, sir. Mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Bangbang, lungsod ng Pasig, kung saan nandito tayo sa harap ng building ng St. Gerald. At nandito nga si Mayor Vico Soto at inaalam yung building permit, kung meron na building permit itong building na ginagawa dito. Ano pong nangyari dito? Ito po, ano permit na to? Sir, meron na po yun. Sir, gusto ko lang ilinaw ha. Simula ako dito, hindi kayo pinahihirapan ha. Wala kami, may kontrata pa kayo sa city, walang problema. Walang problema. Pag nag-bid kayo sa city, walang problema. Kayo manalo. Go, walang problema. Hindi kayo hinaharas, hindi kayo pinahirapan. Pero, nagtataka ako sa inyo. Kasi, di ba AAA kayo? Quad A. O, hindi lang pala AAA. Quadruple A pala kayo. Kayo isa sa pinakamalaking contractor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi kayo makakita ng permit. Bakit ganun? Ito, pare. Ano permit niyan? Meron permit. Ilang floors yung in-apply niyo ng building permit? Four. Ilang floors yan, pare? Sir, ito na lang for ano floor. Ano una, permit o construction? Permit. May permit na po, may building permit. So, kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng hindi, sir, ito hindi yan 6 stories ba yan? 7? 5 lang. Pero yung permit yung ko, 4. Yung ano, sir, for ano na, for ina-apply na namin yung pang-apply. So, walang permit yung 5th floor niyan? Malinaw, ha? Sinasabi niya, walang permit yung 5th floor. Ina-applyan nila 4 floors. Itong building pa lang po ito, hindi pa kasama itong mga to. Bakit ganun ang nangyari? Ina-apply na po namin, sir. Pare, compliance ka, dapat marunong ka. Ano una, permit o construction? Ano na una? Permit o construction? Construction. Familiar ka sa building code? Compliance officer ka? Yes. Anong offense po yun? Di ba criminal offense yun? Yes po. So, ngayon, kailangan ko kayo kasuhan, kundi hindi ko ginagawa trabaho ko. Ito, may permit na to, wala? Ongoing na po, sir. Ito ano po, una dapat, pare? Construction po. O permit? Permit po. Dito, ano na una? Construction o permit? Construction. Malinaw, ha? Wala akong, di natin hinaharas to. Lumalabag kayo sa batas. Sana makarating naman sa mga owner. Sino ba owner nito? Sir, Pacifica Discaya. Discaya. Pakisabi naman. Hindi ko sila kilala. Wala akong... Hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Noong una naman, nagsasabi kami ng maayos. Nagnonotice kami ng maayos. Pinapatawag namin kayo ng maayos. Ba't ayaw niyo tumigil? Kitang-kita lang ang sarili kong mata. Ongoing yung mga construction, pati din sa kabilang lote. Wala kayong mga permit. Bakit? Nahihirapan ba kayo sa ubo? Kasi kung nahihirapan kayo, may hingi ba sa inyo ng lagay? Wala naman. Kung meron, sumbong nyo sa akin, di ba? Kami may kasalanan noon. Sumbong nyo, a-actionan ko yan. Pero, ito, anong dahilan? Hindi mo alam. Sino kaya makakasagot sa akin? Sir, narinig niyo ba yung sinabi ko sa kanya? Bakit po ganun ang ginagawa ninyo? Sir, bilang quadruple A contractor, alam niyo ang lahat ng batas, alam niyo ang lahat ng proseso. Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko, sir, bali, ang boss namin, naayos namin ngayon. Sir, kung anong tinanong ko sa kanya, yun din po tatanong. Pakilala mo na kayo, sir? Harvey Solano. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O engineer pa kayo, dapat kabisado niyo ang lahat. Sa batas po, ano po ang una? Construction o permit? Permit. Dito po, 5th floor natin. Ano po na una? Construction o permit? Construction ang nauna. Dito po, sir. Ano po na una? Construction o permit?
Actually, may ongoing, pero ongoing din po yung ano. Nasaan yung permit? Ito po sir, hindi apply. Hindi pa rin. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Sir, ganito po. Kung nag-a-apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema, pinahirapan kayo, mali yung proseso namin, sumbong nyo sa akin, ako mismo ang gawa ng aksyon. O kaya kasuhan nyo kami kung may mali talaga. Walang problema doon. Tama po yun. Pero, wala naman problema, ayaw nyo lang sumunod sa batas, ay may problema tayo, sir. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw na malinaw. Una, ang permit sa construction. Failure to comply, failure to get a permit bago mag-construction, hindi lang po yan basta bawal. Criminal offense po yan. Krimen po yan, sir. Bilang engineer, alam nyo po yan. Hindi po ako nag-iimbento dito. Alam nyo po yan. Ngayon, inaamin nyo sa akin na yung construction ng fifth floor hindi kasama sa permit ninyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction dun sa kabilang lote, wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskil po yan. At inaamin ninyo na under process pa lang po siya. Ano pa lang po? Demolition permit meron na po. Demolition permit. Eh, pero ito, construction, di naman demolition lang yan. Yung parking. Parking meron na rin. Meron na ba? Yan ang hindi ko maintindihan, engineer. Kasi quadruple A kayo. Hindi naman namin kayo pinahihirapan. In fact, sabi ko nga kanina kay ano ninyo, compliance officer, may kontrata pa kaya kayo sa LGU. Ano hindi yung mga gumawa sa rainforest? May kontrata kayo. Walang problema. Hindi namin kayo kinakaaway. Hindi namin kayo hinaharas. Kahit na yun yung laging sinasabi ng owner ninyo. Hindi totoo yun. Ang problema, hindi kayo kumukuha. Pati yung mga waiting shed, wala naman permit yun. Illegal yung ginagawa ninyo. Kung legal kayo, walang problema. Kaso illegal yung ginagawa ninyo. Criminal offense ang ginagawa ninyo. Kaya may problema tayo. Naintindihan po ninyo, engineer. Baka karating po ba sa owner natin? Wala ang problema eh. Kaso gumagawa kayo ng illegal. At hindi ko talaga maunawaan. Kasi bilang quadruple A contractor, bakit naman sa madaling i-comply, hindi nyo pa i-comply? Hindi ko maintindihan talaga. Ano kaya ang dahilan? Nasaan na ilang talaga na gano'n? Hindi naman po. Sa ito yung mga revisions po sa plano. Hindi po kasi ito yung matagal. Revision ng plano? Eh wala pa nga. Nauuna yung construction nyo sa application eh. Wala naman excuse. Papagawa ako ng four-story building. Kukuha ako ng permit, four stories. Okay naman. Tapos i-construct ko 5-6 floors. Ano yun? Kaya sumunod tayo sa batas. Lalo na ang malalaki dapat sumusunod sa batas. Mga excuse eh. Di naman mahirap. Negosyo nyo yan eh. Buti kung iba yung negosyo ninyo. Maintindihan ko ba? Baka hindi kabisado. Paano hindi nyo kabisado? Quadruple A contractor kayo. Tapos gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Kung hindi ko papapuntahan. Kung hindi ko papuntahan mismo, hindi pa kayo titigil. Kasi napapuntahan ko na to. Pero kita ng sarili kong mata nung dumaan ako, may gumagawa. Kahit ako mismo tumistigo sa korte, okay lang. Hindi ko talaga maintindihan. Sana makarating sa owners natin. Kasi pinahinto na kayo eh. Hindi pa rin kayo huminto. Hindi nyo nire-respeto ang batas. Huwag na ako, huwag nyo akong yanon. Ako hindi ko kailangan na respeto ninyo. Pero respetuhin yung batas. Pangalawa, ang pamahalaan natin. Kasi may notice na eh. Nasabihan na kayo. Buti kung patulog-tulog kami, hindi namin pinapansin. O sige, ibang kaso yun. Pero hindi. Sinabihan na naman kayo. Anyway, yun muna. Sana makarating sa owner natin. Tayo, wala tayong pinahihirapan. In fact, ako na nagsasabi, kung magkaroon kayo ng problema sa building official, kung lihiti mo, legal,
kumukuha kayo ng permit, nahirapan kayo, ako mismo tutulong sa inyo. Pero huwag kayong gumawa ng illegal. Maayos naman pagkakaan. Maunawaan niyo po, ano? Sige, maraming salamat po. Sige, thank you. Thank you. Matayan ka ng mga kaibigan at salamat. Napakinggan natin ang pag-usap ni Mayor Vico Soto at isa sa mga dalawang engineer nitong St. Gerald Building. Na ito po lang St. Gerald Building na nakikita natin. Ayan, ayan, wala pa lang permit sa city government. At meron pa yan doon sa katabi, sa bandang kanto naman itong kalsada na ito. Wala rin na permit. At itong isang malaking building na ito, ito, pakita ko sa inyo, ang permit pala nito ay 4th floor lang. Ano, pang apat na palapag lang, pero naging limang palapag itong building na ito. Ito yun na kino-question niya ni Mayor Vico Soto at inaalam talaga bakit nagkaganon. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pasig News Update.